So yung, welcome ulit sa another vlog natin. And welcome to Mel's Skin Art Tattoo. Marami kasi nag-request sa akin kung paano ako magtimpla o gumawa ng gray wash at advanced black and gray. So hindi ko muna ituturo sa inyo kung paano yung advanced kasi naubusan tayo ng puti. So walang stock, wala akong mabilan ng stock. So yun nga, naubusan tayo ng stock ng puti kasi walang ma-orderan kahit dito sa mga supplier dito sa Cavite kasi out of stock na. So ang tuturo ko lang sa inyo is yung paano ako mag-mix ng advanced tuloy ng gray wash o yung old school na timpla para sa black and gray. So ang gamit ko pa lang tinta doon is Sumi, yan, Kurosumi. Marami pong ganitong tinta. So marami rin po ang ganitong tinta. So ito yung gamitin nyo para sa gray wash. Japanese tattoo ink, Kurosumi and outlining ink ang gamit ko, yan. Outlining ink. So yun nga kasi isang nga bang ginagamit ang gray wash. So yung way back kasi, yun ang old school na tradisyon ng pagtimpla o paggagawa ng portrait o ng ano, kahit anong black and gray na design. Ang nagturo sa akin yan is nag-iisang master ko, yan, si Rag Meneses. Kung makilala niyo siya, ito siya. Yan. So yan yung nagturo sa akin, yan yung humubog sa akin, yan yung na pumalo sa akin para hindi naman ganong kagaling. So marami lang natutunan sa kanya. So kung gusto niya yung message, yan, ito lang FB page niya. Pwede kayo magpatato dyan, available siya. PM nyo lang and sabihin nyo, sabi ko, magpatato kayo. At kayo na bahala kung anong design o anong presyo yung pag-uusapan. So back to topic tayo, mga kamarka. So ito nga gagawin natin is gray wash tone, and then next vlog o next episode natin is yung advanced naman. So ito muna, dito muna tayo mag-stick, guys, and hope you like this video, and gawin na natin ito. Let's go. So yan, at ang usual yung ginagamit ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yan bali ang ginagamit ko lahat. So dyan ako nag-i-stick o nag-totoo ng gray wash sa medium ink cups. Kahit anong size ng medium ink cups. Mas madali akong mag-gray wash o mas madaling gumawa ng gray wash dyan. So yan, and ang mga tilalagyan is itong una ng black o yung Kurosumi ng black outlining ink. So yan, ilalagay lang natin ang pupunuin. Teka lang ha. Yan. Pupunuin natin. So yung pangalawa, yan, kung napapansin nyo, 8 nga pala yan, 8. So bibilang tayo ulit ng 8 dun sa pangalawa pababa. So yan, papataka dito ng 8. Oops, teka lang. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Yan. Tapos yung pangalawa, pababa na tayo ng bilang nun. 7. Yan, pababa na ng bilang. And 6. Yan. 5. And usually pa yung puro pababa lang ang bilang natin. Then pagdating doon sa last is one drop na lang. Ayan. At pagkatapos natin magawa lahat dyan, lalagyan naman natin siya ng ating formula o sariling timpla ng kahit ano. Basta pwede naman kayo gumamit kahit ano naman, tubig o mineral water. Usually ang ginagamit ng iba is mineral water, diba? Which hazel. Pero ako, may sarili akong pantimpla.
na para sa akin lang, kumbaga. Yan. Ipupunuin nyo na lahat yan, lahat. Yan, punuin na lahat. Yan. Oops, sorry po sa natapon. Sorry ulit. Sorry ulit. Sorry, sorry. Yun. So, hanggang sa dalas. Yan, natapon. At usually, wala po akong tatatuan na. At dinemo ko lang po kung paano ko nag-gray wash siya. Kung paano po magsayang ng tinta. At yan. And stay tuned lang. Yan yung set ko na tinuro sa inyo kanina. Check naman natin yung kulay talaga nila. So, nilagyan ko na tagi isang cotton buds kasi pag sinawsaw mo dito, tapos ginuhit mo dito sa papel, pag sinawsaw mo ulit dito, is the same lang kulay. So, una tayo dito sa dark, di ba? Dark muna tayo, dark. Dark. Kaya pa kasi dark. Then, sunod tayo sa pangalawa. Same lang sila ng tone pero mas malabo, di ba? Napapansin niyo. Then, sa pangatlo, yes, pang-apat na tayo. Pang-lima. Palayta ng palayt to. Pang-anim. Pampito. At ang pinakauli ay yung light shade. Yan, sa inyo. So yun na nga mga kamarka. Then, naturo ko na sa inyo yung kung paano yung basic na ginagawa ko para sa gray wash. So ngayon, ito na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung huli kong ginawa. So, pare-parehas ng kulay, diba? Pero ito yung reel. Yeah, pare-parehas sila ng kulay dito sa papel. Pero, pag in-apply mo sa balat, iba-iba. Maganda yung pagkakablend. So, yun. Hope you like this video. And sana may natutunan kayo kahit konti. At hindi naman tayo ganun kagalingan sa pagtatuto, sa larangan ng tattoo. Pero sana nagbigay ako sa inyo ng konti kaalaman. And sana suportahan nyo ako at susuportahan ko kayo kung sino man kayo na nanonood nito ngayon. At salamat sa pagtangkilik sa Meloy Skin Art Tattoo Vlog, and hope you like this video again. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, just click subscribe and hit the notification bell at patunugin nyo para lagi kayo updated sa mga bago kong i-upload na video. See you guys. Thank you. Peace.